Ano ang mga karaniwang dahilan ng hilik? Nangyayari ang hilik kapag hindi malayang nag-flow ang hangin sa daanan ng hangin habang humihinga ka sa loob at labas habang natutulog. Kapag ang daanan ng hangin ay makitid o bahagyang na-blocked, ang paghinga ay nagiging sanhi ng pag-vibrate ng mga tissue sa itaas na daanan ng hangin na nagre-resulta sa tunog na iyong maririnig kapag may humihilik. Mayroong maraming mga posibleng dahilan kung bakit ang isang tao ay maaaring magkaroon ng talamak na makitid o naka-block na daanan ng hangin habang natutulog na nagdudulot ng hilik. Isa, obstructive sleep apnea. Hindi lahat ng humihilik ay may obstructive sleep apnea, ngunit karamihan sa mga taong meron nito ay humihilik. Ito ay isang pangkaraniwang karamdaman sa paghinga na nauugnay sa pagtulog na madalas na hindi natukoy. Ito din ay minarkahan ng paulit-ulit na paghinto sa paghinga, habang natutulog dahil sa bahagyang o kumpletong pagbagsak ng daanan ng hangin. Ang mga taong may sleep apnea ay madalas na humihilik ng malakas sa mga panahon ng katahimikan habang humihinto ang paghinga. Kapag nagpatuloy sila sa paghinga, ito ay maaaring tunog tulad ng paghinga o hilik. Ito din ay nauugnay sa masamang resulta sa kalusugan tulad ng depresyon, mataas na presyon ng dugo, at sakit sa puso. 2. Alkohol at gamot na pampakalma. Ang alkohol at iba pang mga gamot na pampakalma ay nagdudulot din ng hilik sa pamamagitan ng pagpapahinga sa mga kalamnan na sumusuporta sa tissue sa paligid ng daanan ng hangin. Kaya, ang mga talamak na hilik, kabilang ang mga may osa, na umiinom ng alak ay nakakaranas ng mas matinding hilik. Kadalasang inirerekomenda ng mga doktor ang pag-iwas sa alak at mga gamot na pampakalma sa mga oras na humahantong sa oras ng pagtulog upang mabawasan ang hilik. Bagamat hindi necessary ang discarding ito sa pamamahala ng hilik sa isang randomized na clinical na pagsubok, ang ilang tao ay maaaring makaranas ng mga benepisyo. 3. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay isa pang panganib na kadahilanan para sa hilik. Hindi eksakto kung bakit ang mga taong naninigarilyo ay mas malamang na maghilik, ngunit iminungkahi ng mga mananaliksik na maaaring ito ay dahil sa pamamaga sa itaas na daanan ng hangin at edema sa mga naninigarilyo. Ang paghinto sa paninigarilyo ay ipinakita upang mapabuti ang hilik, ngunit maaaring tumagal ito ng oras. Ang isang pag-aaral ay nagpakita na ang hilik ay nanatiling mataas sa mga taong huminto kamakailan, ngunit sa loob ng 4 na taon ay tumanggi na tumugma sa mga rate na nakikita sa mga taong hindi pa naninigarilyo. Anatomy ng ulo at leeg. Ang laki at hugis ng ilang mga istruktura ay maaaring humadlang sa daanan ng hangin at humantong sa hilik. Halimbawa, mas malamang na maghilik ang mga tao kung mayroon silang deviated septum, na kapag ang sapagitan ng mga butas ng ilong ay nakabaluktot o nakahilig sa isang gilid. Bukod pa rito, ang mga paglaki sa mga daanan ng ilong na tinatawag na polyp, pagkakaroon ng maliit na panga, at pagkakaroon ng pinalaki na dila o tonsil ay maaaring magambag sa hilik. Ang mga diskarte sa paggamot para sa mga taong may isa sa mga anatomical na sanhi ng hilik ay kinabibilangan ng operasyon at mga dental na aparato. Ang parehong mga pamamaraan ay naglalayong pataasin ang daloy ng hangin sa loob at labas ng daanan ng hangin habang natutulog. Ang mga pamamaraang ito ay ipinakita na epektibo sa ilang mga pasyente na may OSA, ngunit kailangan ng karagdagang pananaliksik upang ipakita kung ang mga ito ay epektibo sa mga taong humihilik ngunit walang OSA. Talamak na pagsisikip ng ilong. Ang pagkakaroon ng baradong ilong habang natutulog ay maaaring humantong sa hilik sa pamamagitan ng pagbabawas ng daloy ng hangin sa daanan ng hangin at nagiging sanhi ng pagbagsak ng daanan ng hangin. Ang allergy o impeksyon ay ang pinakakaraniwang sanhi ng pagsisikip ng ilong, ngunit kabilang sa iba pang mga contributor ang pagiging nasa isang tuyong kapaligiran ng hangin o pagkakaroon ng isang deviated septum. Kapag nagpapatuloy ang mga kondisyong ito sa paglipas ng panahon, ang pagsisikip ng ilong ay maaaring maging talamak at humantong sa nakagawiang hilik. Ang paggamot para sa hilik dahil sa talamak na kasikipan ay depende sa sanhi ngunit maaaring kabilang ang paggamit ng mga nasal decongestant o nasal steroid. Posisyon ng pagtulog. Ang hilik ay nangyayari ng mas madalas kapag nakahiga ka, na tinatawag ding supine position. Kapag nakatalikod ka, hinihila ng gravity ang mga tissue na nakapalibot sa iyong daanan ng hangin pababa, na ginagawang mas makitid ang daanan ng hangin. Ang pananaliksik sa mga humihilik ay nagpakita na ang dalas at intensity ng hilik ay bumababa sa ilang mga pasyente kapag sila ay nakatagilid, na tinatawag ding lateral position.
mayroong iba't ibang mga diskarte sa positional therapy upang gamutin ang hilik at sleep apnea. Ang positional na therapy, hinihikayat ang mga natutulog na iwasang matulog ng nakatalikod. Kabilang dito ang mga positional alarm, binagong nightshirt, at lateral sleep pillow. Iminumungkahi din ng data na ang paggamit ng isang espesyal na una na idinisenyo upang panatilihin ang ulo sa gilid ay maaaring mabawasan ang hilik. Overweight. Ang pagkakaroon ng dagdag na tissue sa leeg ay maaaring humantong sa mas maliit na sukat ng daanan ng hangin at mas mataas na pagkamaramdamin sa pagbagsak ng daanan ng hangin. Ang pagbaba ng timbang ay maaaring mapabuti ang hilik sa mga individual na sobra sa timbang. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang mga lalaki na nawalan ng hindi bababa sa 6 na pounds ay nakaranas ng mga pagbawas sa dalas ng kanilang hilik na may mas malaking pagbaba ng timbang na nauugnay sa malapit na pag-aalis ng hilik. Pagtanda. Ang mas matandang edad ay nauugnay sa ilang pagbabago sa pagtulog, kabilang ang pagtaas ng hilik. Ang dila at ang mga kalamnan na pumapalibot sa daanan ng hangin ay maaaring humina habang tayo ay tumatanda. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyo sa bibig at lalamunan, na tinatawag ding myofunctional therapy, ay maaaring mabawasan ang hilik na dulot ng mahinang kalamnan. Nalaman ng isang pagsusuri sa mga pag-aaral na ang myofunctional therapy ay nagpababa ng tindi at dalas ng hilik. At panghuli, hypothyroidism. Ang hypothyroidism ay isang kondisyon kung saan hindi gumagana ang thyroid gland at hindi gumagawa ng sapat na thyroid hormone. Kung hindi ginagamot, humahantong ito sa mga sintomas tulad ng namumugto na mukha, namamaos na boses, mabagal na pagsasalita, at mabagal na tibok ng puso. Maaari rin itong mag-ambag sa hilik. Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng mga pag-aaral sa pagtulog sa 20 pasyente ng hypothyroidism at nalaman na silang lahat ay hilik. Ang paggamot para sa hypothyroidism ay kinabibilangan ng pag-inom ng gamot na pumapalit sa kakulangan sa thyroid hormone. Ang hilik ay madalas na hindi napapansin ng humihilik, sa halip, inaalerto ng kapareha sa kama o kasambahay ang apektadong individual tungkol sa kanilang hilik at iba pang sintomas ng OSA sa gabi. Makakatulong din na makipag-usap sa isang doktor kung ang iyong hilik ay nakakaapekto sa pagtulog ng iyong kapareha sa kama at gusto mong tuklasin ang mga opsyon sa paggamot, sana ay may napulot kayong kapakipakinabang sa bidyong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood.